good afternoon. Good afternoon sa lahat. Mega love shout out. At ako'y nandito sa day one ng aking trabaho dito sa loob ng bahay. Kahit wala yung amo. At ako ay kakatapos lang ng trabaho. Bali na general cleaning ko na yung kwarto ni panganay. At saka nakapag-ano na ako ng living room. Pero hindi pa yan totally tapos na tapos. Bali, sa 100% na sa ano pa lang ako. 15% pa lang ako na trabaho ko sa task pass dito pa sa baba. So ngayon, bumaba ako dito para mag-prepare naman ng aking pagkain. Ang oras natin is dito is mag-2 o'clock na ng hapon. So ang gagawin ko ngayon, ako ay magluluto ako guys ng gulay, munggo, na mayroon ako ditong frozen na malunggay, at saka mayroon din akong pumpkin or kalabasa dito. Yan ang isa ko sa aking gulay for today. At ako ay magmumukbang mamaya-maya. Ako ay magluluto muna kasi anong oras na ako ay gutom na. Baka may time pa ako, babalik pa ako doon sa taas para maglilinis uli. At saka mamaya, pag may time tayo, o di maglalive tayo mamaya. Pero tingnan nyo naman katsuraan ko guys. No, ligo-ligo pa today kasi minasas ako ni Sisi Mercy kagahapon. So hindi pwede ako magpasa ngayon daw. So ngayon, magpapaspasa na naman ako dito, magluto ako ng ginataang salmon at saka pipretuhin ko yung isang salmon kasi medyo mahaba, medyo malaki yung ang isda na yan. Binili ko doon sa pinunta namin kahapon ni Sisi Mercy sa sarka doon sa lugar ni Sisi Mercy. Doon pa ako dumayo para bumili ng aking isda. So ngayon, ang aking lulutuin ay magluluto ako dito ng gulay, ginataang isda, at saka isang pipritong isda. Isang luto lang guys kasi ayaw ko naman lagi-lagi nagluluto ng ganitong isda kasi medyo matagal, medyo nangangamoy yung bahay. Ang niluluto lang kasing isda dito guys is yung steam na para kay amo. Hindi sila nagpapaluto dito sa akin ng mga prito-prito or ano pa man. Steam or akin lang yan. So, ano nga pala, pinilit naman ako ni Madam. Ilang beses ba yung nagsabi sa akin? 3 times ata, sabi niya sa akin. So, ano bang kailangan mong bilhin? May kailangan ka ba? Sabi mo na kasi mag-order ako or bibili ako. Magpapabili daw siya sa asawa niya. Sabi ko, wala akong gusto. Mayroon naman mga pagkain tayo dyan sa ref. Yun na lang yung kakainin ko. Kung ano mayroon tayo dyan sa ref, yun na lang kakainin ko. So, naisip ko kapag parang gusto kong kumain ng isda. So, ito, guys, magluluto muna akong dal ko na. Eh, ako'y pagod na rin, no? Tsurahan ko, di ba? Okay lang, kasi wala naman yung mga amo ko. Sige, magluto muna ako, guys, ha? So, guys, ayan na, nagpapakulo na tayo ng munggo. Ayun, naalala ko yung munggo ko dyan para meron akong munggo na ibigay doon nakaraan sa Asian store. At ito naman po, ang aking isda. Ito yung dalawa aking kagataan. Ito naman ay daingin ko at saka i-marinate at ipiprito. Yan ang imumukbang ko sa day 1 kong na mag-isa dito sa bahay na wala ang amo. So, akin ang bahay ngayon. Sabi naman ng amo, gawin mo na yung lahat ng gusto mo, Sol, kasi ikaw lang naman mag-isa sa bahay. Yan, ganyan talaga yung amo ko. Sabi niya, magpiesta-piesta daw yan. Dati kasi grupo pa kami dito ngayon. Kanya-kanya na kami mga kapalaran. So, yan ito na guys. Lulutuin ko na. So guys, after 1 hour, tapos na ang ating isda na may gata. Nandito na rin ang aking rice. At ito rin ang aking gulay. So ngayon, magpiprito na tayo ng isda. Para, hindi pa yata mainit ang ating kawali. Ano lang ito guys, yung sinabay-sabay ko na luto para isang pagod na lang at isang pwede naman kainin ng tago na lang, keep na lang natin si ref muna. Ay, hindi pa mainit. Ayan, ang ating ipiprito. So, after this one, guys, makain na tayo at magmumukbang ng ating pagkain. So, guys, tapos na ako magluto. Ako ay kakain na. Yung oras dito is 3:30 na ng hapon. Ako ay sinasabayan ko yung mga pagluluto habang ako yung nag-wash ng mga damit doon kasi nasira yung aming machine. At medyo mahirapan tayo, magkukusot-kusot lang muna tayo kasi hindi nga kasi nakapag-order agad or nakabili si Madam ng washing machine kasi nasira yung machine. Kinabukasan ng alas 2 ay umalis na sila ng madaling araw. So wala talaga chance na nakabili ng machine or reserve ng machine or kasi pinaayos na ito. So by the way, ito na yung aking pagkain. Ito na yung aking munggo na may
May kalabasa at saka dahon na malunggay. Ito na yung ating pinirito. At saka ito na yung ating, ayan, ginataan. Kasi ako muna bago ko siya nag-anong gata. So, ayan guys, ang ating pagkain. So, nga pala guys, today ng ano, Sunday. Happy Sunday sa ating lahat. God bless. Saka thank you Lord sa aking masarap na ulam for today. Ako'y nagpapasalamat at ako'y nakatikim na naman ng ganitong ulam. Thank you Lord. Kain na tayo guys. Thank you Lord. Kain na po tayo. Ako'y magkakamay lang guys para masarap ang kain. Hindi kita pagkain po, diba? Mainit. Ito ng ating sausawan. Ito talaga yung masarap imukbang eh. Sa amin, para sa akin. Ito yung masarap na ulam na gusto ko. Kasi sawa naman tayo guys sa ano. Laging karne, manok. Siyempre, araw-araw ulam ganyan. So, moment natin tayo, moment natin ito ngayon. Ngayon ganito. Sisi Maris, kain tayo sa inyong lahat dyan. Kain-kain. Yung isda kasi doon kahapon, ano lang, yung ganito, salmon at saka yung tambal na malaking-malaki. Wala akong isda nakita doon, iba? Meron pala. Pero hindi ko kilala. Isdang Arab ba? Isdang Arab. Yung aking malunggay, galing pa ito sa Aqaba. Binlag ko to dati. Sa Aqaba. Okay na kasi pag isda yung kinakain, no? Ay, madaming kainin mo, diba? Hindi nakaka-help dyan. So, bukas hindi ako magluluto. Tsaka, kasunod ng mga araw, naiwan ko lang kung kaya hanggang kailan yung ulam ko na lang. May mga ulam pa kasi ako dyan sa ref. Ulam na iniwan nila amo. Kasi yung amo ko, Sabado pa yun. Babalik. Kaya, tara. Totoo yung mga amo pagdating ng bahay maayos. Ayan guys, tapos na yung kanin ko. Parang ako'y kakain pa uli ng kanin. Kasing sarap. Thank you.
Thank you guys sa inyong panood sa aking simpleng mukbang. Mukbang na isda, gulay. Pag gantong ulam, alam nyo na para sa aming mga taga ibang bansa o mga OFW. Ay, masarap. Hindi, pero sa iba, alam ko, ibang sa iba, mahilig naman. Depende kasi sa amin. Mahilig sila kumakain ng isda sa loob ng bahay. Dito kasi kumakain na talaga kami. Kapag ano, doon kami sa ano, sa kaba. Thank you guys.